Hello, hello, hello. Good morning, Sir Pipito. Oy, good morning. Welcome back po. Mukhang maganda gising natin ngayon, sir. Ayo, kasi kagabi, maganda yung tinuntahan ko. Pero ano ha, tumataba kayo ha. Hindi, ano na. Ah, maluwag lang yung damit ko. Ito naman. Sige. Ito ba? Pipito! Uy, Glenn, yung kalaro mo sa basketball. Glenn, tama, oo. Kamusta na? Eto, ayos lang, pahinga eh. Kakababa ko lang ng barko. Ah, ganun, no? Minsan laro naman tayo. Oo, sige, laro tayo. Magami time. Teka, teka, teka. Kayang pa ba? Baka hingaling ka. Medyo mataba ka ngayon. Ah, hindi, ano lang. In the mid. Di ba, Lian? Nice to see you. Mauna na ako. Ay, pag may time, mag-diet ka. Oo, oh, sige. Ha? Sige. Sige, sige. Okay. Mami, ang taba, oh. Oo nga, no? Bilog na bilog. Hindi nga! Maluwag lang yung suot ko pero hindi ako mataba! Hindi! Hindi! Okay, fine. Agree na ako sa 15%. Basta kunin mo ulit ako ng manager mo, ha? Ano sa tingin mo, ma? Sa tingin ko, lalagnatin itong si Tommy dahil hindi yan sanay ng maliit na komisyon. I'm serious. Okay na sa akin yung 15%. Anyway, nakaisip na ako ng paraan kung paano ko makakabawi. Sabi ko na nga ba may bawi eh. Wala. Ang ibig ko sabihin, dadamihan ko yung bookings po. So, mas marami kang hosting para sa patay, di mas managkikitain ko. Ma, make sense? Papatay ka ng tao? Oh! Ay! Mimi naman eh. Ang ibig sabihin, as manager of Didi, hahanapan ko siya ng mga maraming bookings. Pati out of town, pwede kong kunin para sa kanya. O no? Mama na yung kontrata. At talaga may kontrata pa ngayon, ha? Siyempre. Mahirap na, no? Baka magpamanage ka ulit sa iba. Iwanan mo na lang yan, tapos balikan mo na lang yung kontrata. Bakit pa? Eh, natural. Kailangan kong basahin muna bago pirmahan. Why not sign it now? Wala ba kayong tiwala sa akin? Wala! Para makuha mo raw yung totoong timbang mo, dapat wala kang dami. Oo, no? Kumusta naman? Sobra daw ako 30 pounds eh. Iyon nga maniwala eh. Ano ka? Baka sira yung timbangan natin. Ayun, baka nga. Asira eh. Kasi, alam, naglalakad ako sa mall. May mga tao nagsasabi, ano raw eh, parang taba ako raw ngayon. Talaga? Ano, sabi? Apat na tao, tapos may bata pa. Ay, naku. Huwag kang maniniwala sa mga yon, ha? Ako ang asawa mo. Sa akin ka dapat maniwala. Oo, tama. Sabi ko nga eh. Ano, tingin mo, tumaba ba ako? Oo naman! Ah,
Aray, 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 baglak, baglak, aray, aray. Pits, ayaw mo ba yan? Akin na lang. Bihira kito na nga lang kakainin ko eh. Gawin mo pa. Huwag na, kito. Bakit ka ba nagtitiis? Oo nga, sir. Di po ba kayo natatakot? Alam niyo, may nagsabi po sa akin na nakakabobo daw po yung pagdadiet. Kaya yan, di ko gagawin yan. So pa talaga natakot, ha? Hindi, kailangan ko mag-dieta dahil kailangan magbawas ng timbang. Parang lumalaki ng tiyan ko, hindi magkasa yung mga pantalon ko eh. Ganun ba, sir? Subukan niyo kaya magpalda. Naku, isa ka pa eh. Magsama kayo ni Maria, ha? Huwag kayo magdadiet, ha? Ewan ko lang, ha? Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa yung diet-diet na yan, eh. Oo, kailangan niyo kayo, Patrick. Kasi ang pagdadiet, hindi lang naman para gumanda yung tsura. Saka kailangan ni tatay sa kalusugan niya. Hmm? Tama si Kuya, kaya mo yan tayo, di ba? Nakaya ko dati. Ay, nako! Huwag na kayo magsayang ng oras sa kakapaliwala dyan kay Patrick tungkol sa diet dahil wala sa bukabularo niya yung diet. Eh, may buhay yata sa tiyan yan, eh. Buti ako nasa tiyan. Eh, ikaw, nasa mukha! Sabi mo, mukha kong buhay, ha? Oo! Oh. Gutom na nga ako. Mas lalo ako nagugutom dyan sa ginagawa nyo. Uy, tiisin mo yan. Mamaya pupunta tayo dun sa mall. Bibili ako ng mga pagkain na nababasa ko. Diet food. Para sa'yo. Eh, ba't para sa akin lang? Ba't di ka pa sumabay? Uy, hindi ko na kailangan ng mga ganong klaseng pagkain. Ang laki na kayo lang pinayot ko. Tapos, nagtimbang ako kanina. Ang laki na rin ang nabawa sa timbang ko. Alam mo, tama ka. Na? Pumayat na ako? Thank you. Hindi. Nasira nga yung timbangan natin. Bili tayo ng bago, ha? Yung matibay. Ma'am, eh, ba't mo tayo nandito? Di ba bibili tayong timbangan? Maniwala ka naman kay Sir. Malakas lang talagang mang asar yang si Pitoy. Ayaw maniwalang ang lakon niya ng pinayot ko. Palibasa siya tumatabo. Naniniwala po talaga kayo na pumayat kayo? Bakit? Hindi ba? Oo naman. Hi, Ma'am. May large size po kami niyan. Ah, hindi, okay na. Medium lang ako. Po, sigurado po kayo? Oo, bakit? Ah, eh, wala po. Try niyo po. Thank you. Maganda naman, di ba? Ay, tumingin din kayo ng damit na gusto niyo, ibibili ko kayo. Talaga po? Ay, ma'am, sakit niyo po yan. Sukat na sukat sa inyo yan eh. Sexing sexy kayo dyan. Extra small. Extra small, small, small. Ay, pwede pa kayo, ma'am yan. Ganda niya, ma'am, bagay sa inyo. Ma'am, sige kayo. Ganda. Ito ba, ma'am? Ganda, ma'am. Sinisip pa talaga yung zipper. Shhh! Huwag ka lang ako muntra. Baka mamaya hindi bayaran itong mga binili na ito. Diyan lang. Please. Okay na po ba, ma'am? Ay, huwag ka na nga muna. Diyan ka muna, miss. Ma'am, subukan niyo po munang huwag huminga. Magsasara din itong zipper. Ano ko ba, ati baby? Mauna pa magsara yung mall kaysa dito sa zipper ni ma'am. Ano ba, Maria? Tulungan mo lang si baby. Teka lang, ma'am. Sandali. Ayusin mo, baby. Teka lang yan. Okay. Ma'am. Ay! Bakit? Hindi, ma'am. Kaya to, kaya to. Sandali. Ma'am. Kaya ba? Kaya, ma'am. Kaya to. Ma'am, kaya. Huwag huminga, ma'am. 1, 2, 3. Okay? Okay. Okay. Okay na? Okay na.
ayos, ha? Ay, yan! Yan! Sakto! Ay! Bakit? Sige na, Mama. Sige, nahin ko. Sige. Sige, Mama. Mama, mandumi na. Mama. Ay, at pala sa'yo. Pasa pa, Mama. Sige. Ay, natatanggal pa. Ma'am. Oh. Ilalim dumi. Di bale. Itabi na lang natin to. Hindi naman tumahalata eh. Uy, hindi! Kailangan ko nang bilhin yan. Pati ito. Teka lang, ma'am. Bilhin na lang tayong timbangan. Wow, tayo niyan. Bagong gadget. Ba, games mo ba yan, tayo? Palaro naman po. Naku, anak, hindi laruan to. Ang tawag dito, fitness tracker. Fitness tracker? Ano yun? Yung fitness tracker ay yung mga wearable device or mga watches na pwede nating masuot upang matrack yung iba't ibang activity levels natin. Sinasabi nito kung gano'ng karami na ang nalakad natin or kung gano'n na tayong nalayo tumakbo and yung heart rate natin also. Paano ginagamit ang fitness tracker? Una, dapat isuot natin ito. And then, dapat hindi siya masyadong mahigpit kasi pag masyadong mahigpit ang fitness tracker mo, maiiba yung reading niya. Yung fitness tracker, may mga applications from there. Pwede mo siya gamitin pang track ng mga kinakain mo. Ano naman po, Sir Gab, yung tinatawag na calorie counting? Yung calorie counting ay yung proseso na pag-measure sa iyong kinakain. Pag masyado mataas ang calorie intake natin, sinustore niya as fat yon. So, yung pagbibilang ng calories ay isang paraan upang malimit natin yung kinakain natin na angkop lang para sa katawan. Ang pagbibilang ng calories, pwedeng magsimula yan sa pagtingin sa likod ng label ng mga pagkain. Kung pupunta tayo sa supermarket at titingnan natin yung mga binibili natin, may mga corresponding calories yung pagkain. Mula doon, pwede mo siyang ibase doon sa kailangan na calories ng katawan mo. Ngayon, kung gusto mong itrack yon, may mga applications din yan. Kung may na-download ka na program para sa yung fitness app, sinasabi doon kung ilang calories yung kinain mo at pwede mo rin ibangga yon sa ilang calories na kailangan mong gawin na mabuburn mo through exercise. Pits, ano ka palang may sekretarya dyan? Oo, pero hindi kasing daldal ni Tere. Tay, paano ba binibilang yung calories na kinain mo? Ay, madali lang ito na. May kasamang app eh. Tapos dito sa app, papasok mo yung mga pagkain na kakainin mo. Kagaya niyan, ice cream, chocolate, ayan o, 125 calories. Tapos papasok na dito yan. Yung kinakain mo naman, hot dog sandwich. Ayan, 430 calories. Ayan, malalaman mo na ngayon, pwede mo nang itrack yung kinakain mo sa buong araw. Pwede mo! Pits, huwag ka nang gumamit niyan. Sasakit lang ulo mo dyan. Bakit naman? Eh, biruin mo. Tuwing kakain ka, kwenta ka ng kwenta. Walang kwenta yan. Sira pa. Oh, Gilbert. Hello, Tommy. Tuloy ang birthday party ni Papa bukas. Punta ka, ha? Teka, bukas na ba yun? Hindi ako sure eh. Dami ko trabaho kasi ngayon, Gilbert. Sigit mo naman to sa schedule mo. Inaasahan ka pa naman namin. At saka, you know, it's Papa's 80th birthday already. Wow! 80 years old? That's amazing! Oo, kaya pumunta ka na. Sige ka. Ilang panahon na lang ilalagay nun dito sa mundo. You're right. Tapos mangangailangan siya ng funeral service, hindi ba? Ano ka mo? I mean, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Magtatagal pa naman ang buhay ng tatay mo siguro, no? Sige, text mo sa akin yung venue at saka I'll see you tomorrow. Sure yan, ha? Sige. Ay, teka, Gilbert, magdadala ako ng kaibigan bukas, ha? No problem, maraming handa bukas. Buffet restaurant yun, eh. Wow, eat all you can, gusto ko yan. Okay, I'll see you tomorrow. Bye. I'm in business! Ana, have you signed our contract already? Di pa. What?
Why not? Eh, nag-iisipan ko pa eh. Alam mo, nagdududa ka pa rin sa akin, no? I'll tell you what. I'll prove to you na seryosong manager na talaga ako ngayon. Talaga lang, ha? Oo. Oh, at saka ililibre ko kayo ng buffet bukas. Eat all you can? Didi! Pirmahan mo na yung kontrata. Ililibre daw tayo sa eat all you can. Ano ka ba naman, ma? Nakarinig ka lang na libre. Bumigay ka naman agad dyan. Well, actually, yung pupuntahan natin bukas, malapit ng bumigay, 80 years old siya. At saka, isasama ko kayo sa birthday party niya bukas. Teka, sabi mo, ililibre mo kami. Ba't birthday party? Kanina rin yun, ano? I mean, pagkakatuon natin mag-PR sa kliyente, sa celebrant. At kung matigok yun, mangangailangan sila ng host. Di ba? Oo. Baka ba, Tommy? Birthday nung tao, lamay na pinaghahandaan mo? Sabi ko nga sa inyo eh, seryosong manager na ako ngayon. I think and I plan ahead. Eh di yung lamay mo, na plano mo na in advance. Ano naman? Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Oo nga, ma. Hintay mo muna siya mamatay. Hmm? Tagal? Ako host, ha? Tagal, eh. Ano ba? Uy, bakit ngayon lang kayo? Eh, si ma'am po kasi nakipag-away sa sales lady. Nakipag-away ka? Nakakainis kasi yung sales lady na yun, eh. Talagang babayaran ko naman yung nasira akong damit. Daming sinasabi. Ano? Nakasira ka ng damit? Ay, opo. Anlit po kasi yung size na sinukat ni ma'am. Eh, pinilit niya. Ayun tuloy na si Maria. Bira ka naman kasi. Sinabi ko na naman sa'yo, huwag mo na ipilit eh. Eh, mukha naman kasi talagang kaso sa akin yung damit eh. Hindi yung damit na sinasabi ko. Sinasabi ko, huwag mo nang ipilit na hindi mo kailangan magbawas ng timbang. Eh, sinasabay na nga kita sa akin, di ba? Ang yabang mo naman. Talagang hindi kita sasabayan sa ginagawa mo. Kasi puro kaumpisa, hindi mo kayang pangatawanan. Gusto mo mag-unahan pa tayo eh. Unahan tayo makapagbabawas ng timbang. Sige. Huwag mo yung ginagawa mo. Nagbabawas ka sa pagkain. O ako, dadaanin ko sa boxing. Boxing? Yeah. Ano boxing? Oo, mabilis makapagpapayat yun. Oo, Elsa, marami kang timbang na ibabawas eh. So may kauna ko sa ampulan. Huwag ka na kasing umano. Okay, teka sandali. Seryoso na yan, ha? Oo, oh, walang atrasan. Yan. Kasi ito, healthy competition. Ano po premyo na mananalo? Walang premyo mananalo. Pero yung matatalo, manlilibre sa Eat All You Can kasama tayo lahat. Yes! Oy! Oh, kung sino manalo, panalo tayo lahat! Yes! Ano makiyehe, hindi ka kasali. Ano, ha? Ha? Oh. Tatay, 175 pounds! Wow! Ay, ay, ay. Yeah, no. Oh. Oh. Nanay, 160 pounds! Oh, 160. Ako na, ako na. Ano? Ano natin? Sandali, tapos na ba kayo? Oo. Oh. Tara, kain na tayo. Yeah. Okay. Kain na tayo, ha? Teka. Kami lang kakain. Ba't kayo lang? Pits, di ba nagbabawas kayo ng timbang? Huwag na kayo kumain. Kami lang. Op. Sa pagbabawas ko ng timbang, Coach. Oo naman, nakakatulong yan. At mas mabuti dyan kung magbabawas ka na muna ng kanin para mas ma-maximize natin yung weight loss. Bawas kanin? Kayang-kaya. That's good, ha? At saka mas okay kung wala munang matatamis. Walang matatamis? Pwede bang bawas kanin na lang, Coach? Thank you. Next time, tsaka na lang babawi. But next time, babawi na nga.
na lang ulit. Oh, sige, ito. Practice ka! Oh, daliri mo. Ay, thank you. Dito lalaro na tayo. Soft drinks? Yes, sir. Sabi ko siya, malamig ba? Sige, sige. Yes, sir. Masarap. Talaga? Mga nga eh. Oh, mababa lang pala calories niyan eh. Akin na lang yan. Ako na ubos, ha? Dito ko lang. Tapos yung pagkain ko, pakihanda mo na, ha? Yes, sir. Sige. Sige na. Sige ba? Sorry, guys. Pagkain ko! Sorry. Yung pagkain, sorry. Pambihira naman kayo. Yan ang alang kakainin ko. Inubos ko pa pambihira naman, oh. Sorry, sorry. Makakain ko ba yun? Sorry. Bitch! Okay pa to, ah. Pwede pa kainin to. Medyo maalat nga lang. Eh, di ba matabang naman talaga ang baon mo? Di na. Sayo na. Sayo na. Perfect. Pwede ko ba mahiram yung cellphone mo? Hmm. Okay. Thank you. Hindi ba yun lang? Nakalimutan ko yung cellphone number ng kaibigan ko eh. Hmm. Well, how do you like the place? Sarap ng food. Okay? Hmm. Nothing but the best for my best talent. Hmm. Hi. Wow. Ma! Ba't ang dami mo kinuha? Pwede naman bumalik-balik. Sino'ng sabi sa'yo hindi ako babalik? Alalahanin mo, pinaghandaan ko to. At hanggang ngayon, di pa ako kumakain mula pa kahapon, ha? Tommy, asan ang drinks? Ah, waiter. Ah, sir. May drinks pa tayo? Ah, meron po, sir. Okay. Ano klase mo kasi istatay? May fruit juices ba? Meron po, sir. Meron po. Fruit juices, okay sa inyo? Mm-hmm. How about red wine? Meron ka? Meron din po, sir. Dalhin mo nito yung pinakamahal na red wine, ha? Ay, sir. Okay. Uy! Sir. Pwede ba ako mag-charge ng phone? Oh, pwede, sir. Okay. Salamat, ha? Sige, sir. Nasaan yung celebrant? Patitig na sila. Eh, alam mo kasi, yung tatay ng kaibigan ko eh, napakatanda na nun eh. What do you expect of an 80-year-old? Mabagal din, di ba? Lulugo-lugo na. 80 years old eh. Buti ka pa? What do you mean? Ang lakas-lakas mo pa kumilos? Eh, di ba 2 years na lang, 80 ka na? Excuse me ha, mauuna ka. Grabe, busog na busog ako. Ako rin. Salamat, Tommy, ha. Sulit na sulit. You're very, very welcome. Basta, tulungan niyo ako bulahin yung celebrant, ha? Mamaya, ha? Sigurado ka. Wala pa ba siya? Ay, tapos na tayo kumain, ha? Oo nga. Tsaka mukhang nagsialisan na ibang mga guests. Naku, mga eat and run naman yung mga yan. Di man lang hinintay yung celebrant. Oo nga. Sir, charge sa point po niyo. Okay. Thank you, ha? Sige. Just in time. Hello? Oh, Gilbert! Oh, nasaan na kayo? Hello, Tommy. Ikaw nasaan? Kanina pa kita tinatawagan. Hindi kita makontak. Kasi nalobat ang telepono ko, no? Anyway, anong oras kayo darating? Naku, pare. Nakalimutan ko sabihin sa'yo, dito na ginawa yung daan sa bahay. Iniingat kasi si Papa, eh. Kaya nag-decide na lang kaming huwag na dyan sa restaurant gawin yung birthday party niya. What? Oh, sumunod ka na lang dito, ah. Naku, mamaya na tayo mag-usap. Medyo maraming mga bisita eh. Bye! Wait! Paano ito? Excuse me, sir. Sir, magsasara po kasi kami ng 3 PM eh. Sino po pala magsasettle ng dinner? Siya! Siya yung manager. Siya yung magbabayad. Sir. Ito po pala yung bibi. Oh, ano yan, anak? Cheesecake po, tsaka chocolate shake. Sarap ba? Opo, sarap po. Oh, Tay. Titimbangin kayo mamaya. Di ba bawal siya kumain ngayon? Hira naman. Tukmakabawal naman, no? Mamaya pa yun. At saka... Teka. Oh. Nababa lang naman yung calories niya kinakain. Pengi, anak. Sigurado kayo? Oo, ayan, oh.
Tsaka tiga, hindi ko naman uubusin, no? Konti lang, titikim lang ako. Hindi naman ito makakadagdag sa timbang ko. Okay, Ades. Pits, 180 pounds. Teka, sandali. Ba't lalo ako bumigat? Hindi kaya maliit. Bitawan mo. Sandali. Ano eh? Baka meron sa ilalim eh. Hindi. 180 yan eh. O else ito na. 180? Ma'am naman. Yes. Ikaw, ma'am. Okay. Elsa, 165 pounds. Ba't mas tumaas pa? Hindi ko lang, binabasa ko lang eh. Baka dinadaya mo yung timbangan, Pitoy, ha? Paano dadayain? Pati ako bumigat eh. Baka ikaw lang dadaya. Baka ikaw may ginagawa ka dyan. Basta pag nalang... Tinignan ko yung, ako. Alam ko yung weight ko, paano gumagana yan. Sa cellphone ko, tinitira pa ganyan, no? O pag kapinig mong ganyan, lumalo ko sa estimated weight ko dito eh. Hindi ako pwede 180, dapat bumaba ako. Sabi din sa app ko, tignan mo. Sabi ko sa'yo. Bounce, stay. Tatay, 183 pounds. 183? Wow! Heavy! Mukhang exhausted and bloated ka, Pipito. And base sa nasabi mo sa akin kanina, I think I know kung bakit. Ano bang problema, Doc? Itong fitness tracker mo, mali-mali ang settings. Pinaglalaroan mo ba to? Pinaglalaroan ba? Hindi, ba't ko naman paglalaroan to? Larissa? Minsan lang naman po eh. Sorry po. Ay naku, kaya naman pala eh. Chineck ko na rin yung app na ginagamit mo. I think may bug siya, kaya mali-mali ang number ng calories na nakukuha mo sa kinakain mo. Ganun? Naku, kaya naman pala eh. Doc, ako po, bakit lalong nadadagdagan yung timbang ko? Eh, sakto lang naman po yung pag-i-exercise ko, at saka tama din po yung pagkain ko. Yun din ang hindi ko malaman kung bakit eh. Nay, huwag ka na kasing kumain sa madaling araw. Hmm? Nung kumain sa madaling araw? Hoy, hindi ah! Eh, Nay! Nakita ka sa CCTV, oh. Anong CCTV? Hey.
Ako ba yan? Kayo yan, ma'am. Ang taba eh. Tandaan yan. Uy, baka pirata yan, ha? Pirata ka dyan. CCTV yan eh, oh. Naku, Elsa. Mukhang naging pusa ka ng magkaroon ng sleep eating disorder. Huh? Ano daw? Dok, ano po ang sleep eating disorder? Actually, yun ay isang disorder na tinatawag namin parasomnia. Isang abnormal behavior na exclusively nag-a-occur during sleep, no? Aim nila ay kumain. Sa kalagitan ng kanilang malalim na tulog, lumalakad sila, pumupunta sila sa kusina, tapos yung iba nakakapagluto pa, nagagayat, pero yun, hindi nila alam na ginagawa nila. Paano po nagkakaroon ng sleep eating disorder? Ito ay sinasabi sa mga reports na pwede itong related sa mga other sleep disorders, no? Yung obstructive sleep apnea, ito yung mga tao na naghihilik, nagbabaradalo yan ng hangin, restless leg syndrome. Ito yung parang minamassage sila yung paa nila, yung narcolepsy, yung sobrang antukin na pwede mag-present din ito. Pwede rin sa stress, anxiety, or emotional disturbance, crash diet, no? Yung parang pinipigil na yung sarili nila para pumayat sila. Parang ang nangyayari noon, yung cravings nila ay sa gabi lumalabas. Delikado po ba itong sleep eating disorder? Pwedeng delikado kasi nga, number one, pwede silang maaksidente. In the process, yung sa pagpunta nila sa kusina at yung paggagayat nila, pwede silang masugatan. Kahit hindi edible na pagkain, minsan pwede nilang matake. Usually, nag-last to mga 10 minutes. No? Ang mga babae daw ay mas common dito. No? Mas common silang mag-develop nito. Usually, lumalabas mga age of 20 and onwards. Ayun. Paano po nagagamot ang sleep eating disorder? Tinatawag kami sleep study na para makita namin kung merong other sleep disorders na nagtitrigger nun. Kailangan din sila magkaroon ng regularity ng sleep pattern, sleep hygiene, at iwasan din nila yung mga anything, mga food na pwede makadisturb ng tulog nila. Nagsisimula pa lang naman ang sleep eating disorder mo. And I don't think na kailangan mo na ng therapy. Eh, anong gagawin ko, Doc? Siguro, katulad na lang ng advice ko kay Pipito. Iwas stress, anxiety. Have everything in moderation. Lahat ng sobra ay nakakasama. Pati ang pagda-diet. Wala na ba kayong mga ibang tanong? Doc, ako po may tanong. Sige, go ahead. Ano yun? May Facebook ka. Itetext na lang sa'yo. Doc, huwag nyo na pakinggan yan. Sige na, Robert, ihatid mo na si Doc. Pambihira ka naman. Salamat po. Thank you. Okay, so, thank you. Remember, hinay-hinay lang, ha? Ay, sige ha. Thank you po, thank you po. Sige na, Robert! Pambihira ka, o. Eh, paano po ba yan, sir, ma'am? Eh, pareho po kayong talo sa usapan natin. Ibig sabihin, kayo pong dalawa, ilibin nyo kami sa Eat All You Can. Eh, mukhang gano'n na nga. Yay! Sabi ko sa inyo, mahirap yan eh. Tignan niyo si Baby. Tanggap niya lang mataba siya. Yung mataba, pwedeng pumayat. Eh, yung pangit. Sinong pangit? Eh, sinong unang nag-react? Sino ba unang nag-react? Ay, the Baby, bumusina ka naman. Bakit siya bubusina? Eh, ako yung driver. Hindi, sinasabi ko na. Sinasabi ko na sabay. Kung meron kang life goals, meron kang gustong makuha sa buhay, meron kang inaambisyon, tatlong letter D ang dapat mong tandaan. Dasal, disiplina, at dedikasyon. O nga, dapat balanse lang. Yung sobra, babawasan. Yung kulang, dadagdagan.
Dapat tama lang. Nako, mukhang meron ring sleep eating disorder yung kapatid mo. Eh, anong gagawin natin, Tay? May dapat mapigilan yan habang maaga. Anak! Larissa, Larissa, gising! Gising! Gising, Larissa! Gising. Tay, gising po ako! Teka, ibig sabihin na lang mo yung ginagawa mo? Oo naman, matutulog pa lang ako. Eh, ba't kakain ka pa? Baka hindi ka matunawan yan. Hindi naman po para sa akin to eh. Para kanino yan? Larissa! Bilisan mo na! Gutom na ako! Tawa, tawa, tawa.